Hello students, welcome to our Live Class Daily Devotional. Stay tuned! Good morning Live Class students, welcome sa ating Day 8 ng ating Daily Devotion sa Live Class. Noong last week, si Kuya Carl ang inyong nakasama. Ngayong week, ako po, si Kuya Abel, ang inyong mga kasama sa ating Daily Devotion. So, bago po tayo magsimula sa ating Day 8, mag-pray muna po tayo. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat sa lahat ng biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lord, sa umaga na to, as we do our devotion, Panginoon, hayaan mga Panginoon na gabayan mo kami and let your spirit send be here, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, ang dapat namin pag-usapan. And Lord, para mas makilala ka namin na mas malalim. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na to dahil mas makikilala ka namin. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang title po ng ating devotion for Day 8 is entitled, The Best Deal of Your Life. Opo, The Best Deal of Your Life. So kung ikaw ay isang NBA fan, mas patindi pa to sa libreng ticket ng NBA Finals. Kung ikaw ay isang nanay na mahal ang Tupperware, ang kanilang mga plato, ang kanilang mga pinggan, matindi pa yun dito. Kung ikaw ay isang kabataan na grabe, addict sa ML, grabe pa to sa libreng paskin ni Montun. At kung ikaw ay isang K-pop fans, grabe, grabe pa to sa libreng ticket ng kanilang concert. So, ang key verse po natin sa devotion po natin ay Matthew 13:45-46. Ulitin ko po, Matthew 13:45-46. Ang sabi po sa Bible verse ay, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and brought it. Sa kwento po na to, ito po ay may kita sa libro ni Mateo. Ito po ay parabola na ikinuwento ng Panginoong Jesus. Sabi po dun sa kwento, meron daw pong isang negosyante na naghahanap ng isang mamahaling perlas. Tapos, nung meron daw pong nakitang mamahaling perlas, ang negosyante na to, umuwi siya at ibinenta niya po lahat ng meron siya para mabili ang perlas. Sabi po ng Panginoong Jesus, ang kahulugan ng parabola nito, ang Panginoong Jesus po ang negosyante na naghahanap ng napakagandang perlas. At tayo po ang perlas na yun. Binili niya po tayo, binayaran niya po ng buong buo para po matamasan natin ang kapayapaan, ang kalayaan at yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. So, magbabahagi po ako ng isang kwento. Ito po ay kwento ni Derek Prince. Si Derek Prince po ay isang Bible teacher. Pero bago po siya maging Bible teacher, isa rin po siyang author o isang manunulat ng libro. So si Derek Prince po, matagal po siyang na-confine sa hospital. Na-confine po siya sa hospital ng isang taon dahil meron siyang sakit sa balat na sabi ng doktor, hindi na daw magagamot. Can you imagine, isang taon kang nakahiga? Take note po, naka-bedridden po si Derek Prince noon. Hindi po siya makatayo. Nasa higaan lang po siya nung panahon na yun. Tapos, yung panahon po na yun na nakaratay lang po siya sa kanyang higaan, parang pakiramdam niya, iyon na yung dulo ng kanyang buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, meron dalawa pong misyonaryo na dumating sa ospital para ipag-pray siya. Yung experience po ng mga misyonaryo na to, hindi madali yung naging travel nila kasi nasa Egypt po nung panahon na to si Derek Prince. Pero nakakatuwa po ang Lord kasi kung saan po talaga minsan pakiramdam natin walang-wala na, pakiramdam natin dulo na ng ating buhay, doon niya pinapakita na kumikilos siya. Doon siya nagpapadala ng tao, doon siya niya pinapakita na meron pang kasunod. So, ayun, balik po tayo sa kwento. Pagkatapos po nung pagdating ng dalawang misyonaryo na pinag-pray siya, habang pinag-pray po siya ng dalawang misyonaryo, naramdaman niya na talagang bumaba yung spirito ng Panginoon sa kanya. May sinabing prophetic word
ang misyonaryo na to na naging pundasyon din po ng ministry ni Derek Prince. Ngayon po, isa na, nagbi-minister na po siya. Isa po siya sa malaking na ministry. Talagang effective po yung kanyang ministry, lalo na po pagdating sa radio broadcast dahil ayun po yung platform niya. So, sabi po doon ng missionaryo sa prophetic word, ang sabi niya po doon, consider the work of Calvary, a perfect work, a perfect in every respect, perfect in every aspect. Kung sa atin po, siguro hindi natin yung mararamdaman, pero iba po yung tama nun kay Derek Prince. Yung oras po na yun, hindi po gumaling basta-basta si Derek Prince, walang himala po na bigla nawala yung sakit niya. Pero yung oras po na yun, naintindihan niya na yung kahalagahan ng perfect work na nangyari doon sa cross of Calvary. So, ang devotion po natin ngayong araw ay hindi basta-basta mauunawaan. Kung narinig mo lang, hindi po natin ito mauunawaan na ito lang na pag-uusapan natin. Mauunawaan lang po natin ito kapag na-experience po natin yung tinatawag na revelation of the cross. So ngayong umaga, I challenge everyone na let's pray for the revelation of the cross. Ang revelation of the cross, pwede siyang mangyari kahit na nasa church ka na, kahit Kristiyano ka na, kahit mga 10 years, mga 7 years. Talagang may perfect timing yung revelation of the cross. And yung revelation of the cross na yun, hindi yun basta-basta. Kasi yung revelation of the cross na yun, iyon yung magbabalik sa atin araw-araw na yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, yung hindi natin maatim na gumawa tayo ng kasalanan kasi alam natin yung binayaran ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. And so let me end with this. The Calvary of the cross should be a reminder sa atin araw-araw na tayo ay binayaran ng Panginoong Jesus dahil sobrang mahal niya tayo at gusto niya tayong magpatuloy sa buhay. So dako po tayo sa ating live the lesson. Number one, discover God's plan of salvation in more depth by looking up the following verses and answering the questions below. So meron po kayong makikita sa ating screen na mga katanungan at kailangan po natin itong sagutin. And sana po, gawin po natin itong live the lesson kasi the more we do this activity po, the more po na mas naiintindihan natin at mauunawaan yung topic po sa araw na to. Tulad na po yan, ang topic po natin today is the best deal of our life. So kung gusto po natin mas maunawaan, gawin po natin to. Sabi po dito, sasagutin po natin, why did Jesus come in the world? May kita po natin ang sagot sa 1 Timothy 1:15. Sunod, who did Jesus call and who received him? May kita po natin ang sagot sa Matthew 9:13, Luke 15 verse 2. Sunod din po, did Jesus ever sin? Ang kasagutan po ay makita sa Hebrews 4:15 and 1 Peter 2 verses 22. At sunod, what did Jesus care for us on the cross? Ang sagot po ay makita sa 1 Peter chapter 2 verse 24. And why did Jesus die on the cross? Makita po natin ang sagot sa 1 Peter chapter 3 verse 18. And number 2, let's declare this with faith and with power. Kailangan i-declare natin, the cross opened the door of hope in my life. I know that I can do all things through Christ because He strengthened me. Ulitin po natin, let's declare with faith. Bigyan po natin ng power, bigyan po natin ng lakas, bigyan natin pilitin natin yung sarili natin, maniwala tayo na the cross opened door of hope in my life. Nagbukas ng pintuan ang cross ng Kalbaryo sa aking buhay. Na alam ko, kaya ko to dahil ako ay pinapalakas ng Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ito po, dako po tayo sa summary ng ating lesson. Remember the lesson. Huwag po natin ito kakalimutan. I need to have a personal revelation with the perfect work of the cross every day. Ulitin po natin. I need to have a personal revelation of the perfect work
of the cross every day. So tulad po ng sinabi ko, I challenge po na ipag-pray po natin yung revelation of the cross na ma-experience natin para mas maunawaan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. And sa study of the Word, wag po natin kakalimutan na basahin po, babasahin lang po natin ito, pagbubulay-bulayan, magre-rema po tayo, magre-reflection. Ang Psalm 16, Psalm 17, Proverbs 8, and John 9. So yan, dito po nagtatapos ang ating daily life devotion ng ating life class. So as we end, can we close in prayer? Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Maraming salamat, Panginoon, sa regalo mo, Panginoon, na na-cross, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, na nagbukas, Panginoon, ng mga opportunity sa aming buhay, Panginoon. Lord, hayaan mo nga, Panginoon, na we strive more, Panginoon, para mas mahalin ka namin kung gaano mo kami kamahal. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sobrang patient mo, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo nga, Panginoon, na yung napag-aralan namin sa devotion na to, Panginoon, ay magamit namin, ma-apply namin sa aming buhay. Lord, we thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen.